kapatid yung amo ko dito. Tapos sinuntok ako sa dibde. Hindi pa nga tapos yung pagtatrabaho ko sa taas eh. Yumapit siya agad sa akin. Yan siya. Sinuntok ako dyan sa dibdib. Sinuntok ako dyan. Katapos ngayon, parang may ano na ako, may trauma na ako ngayon. Wala yung amo kong dalawa dito. Hindi ko na kaya talaga dyan eh. Sabi ko yung amo kong babae, gawin ko siya prinsipe dito siya sa bahay. Chinese po sila. Ang payat ko. Tapos tinutok niya ako. Ang laki pa naman niya. Sige, I call agency. Parang amo yan eh. Hindi naman siya nagsasahod sa akin. Sabi ko, nak, mayroon pang CCTV dyan. Umalis ka na lang dyan, nak. Nawadaan ko og ganang kusog. Naawa ako sa anak ko. Bakit ganyan? Yung sinuntok yung dibdib niya para ako yung ina, hindi yung ganyan. Yung inalam ko yung anak ko. Bakit ganyan? Ngayon sinuntok ako sa dibdib. Noona, tinutukan ako ng matalim. Kita nyo to, ito yung tinutok niya sa akin eh. Tinutok niya sa akin. Natakot ako, Ibi. Mag-iwas ako. Baka itapong niya bigla sa akin. Namamatay ako. Una ko talaga tinawagan ng amo ko. Ma'am, ba't ganito ma'am? Sinaktan na ako ma'am. Gusto ko na umuwi. Facebook Live, gusto ko rin na may ebidensya din ako na gano'n nga. Para ano, hanggat nandun pa siya. Sinuntok ako dyan. I suddenly saw the life of Chick crying. So, ano na ako? I get nervous. Sabi ko, Chick, pakisagot ang call. Puntahan kita. Hindi na niya sinasagot. Guys, ito, yan ang bahay ng amo niya. So, doon na ako na alarma. Sabi ko, ano nangyari? Ngayon sinuntok ako sa dibdib. Hindi ko na kaya. Tiniis ko ako. Iwan ko na. Sobrang close talaga. Parang anak ko na rin yun eh. Nakita niya ako. Yun nga, sinaktan ako sa pito niya. Umiyak siya. Sabi niya. Tapos sinuntok ako sa dibde. Hindi pa nga tapos yung pagtatrabaho ko sa taas eh. Niyumapit siya agad sa akin. Ngayon, parang may ano na ako. May trauma na ako ngayon. May trauma na ako. Hindi ko pa kasi tapos lahat ang ginagawa ko kasi inuuna ko sa taas, bago ako sa sala. Ay, nagalit siya bigla sa akin. Sinuntok niya ako bigla. Sabi ko, nak, mayroon bang CCTV dyan? Mabuti naman yung anak ko na magtrabaho dyan sa kanila. Bakit ganun yung ugali yung kapatid sa amo niya? I don't care. Hindi kita amo ha. Hindi kita amo ha. Bon! Magalit ako sa yung tao yun.
kung nandito pa lang, ipapriso ko na yon. Ako yung ina, hindi yung ganyan. Yung inalab ko yung anak ko. Nasaktan yan yung anak ko na mabait naman yun. Wala yung amo kong dalawa dito. Hindi ko nakakaya talaga dyan eh. Nagtitiis na lang po ako sa amo ko kasi mabait naman po sila. Maganda naman yung trato nila sa akin. Yung kapatid lang po talaga yung sama ng ugali ko. Chinese po sila. Ang amo ko talaga yung nasa kontrata, yung mag-asawa at syempre yung alaga ko lang. Sabi ko yung amo kong babae, gawin daw siyang prinsipe po nandiyan siya sa bahay. Noong una, tinutukan niya ako ng maliit na pala, tapos tinulak din niya ako. Tinawagan ko po amo ko na, ma'am, ba't ganito yung kapatid ko, sir? Sabi ng amo ko, be careful, be careful. Nagkulong ako sa kwarto, baka may mangyari. Hintay ko po na umalis siya agad. Nagluto pa ako noon, tapos na kumain yung pamilya. Inutusan niya ako na kunin ko ba yung konsilyo, kasi may hiwain siya. Hindi ko alam na tinuro naman niya pala yung konsilyo sa mukha ko. Ay, natakot ako. Pati itapong niya bigla sa akin, na mamatay ako. Hindi ko rin alam eh, ba't ako tumagal din doon. Kasi kailangan ko rin na trabaho. Inisip ko yung utang ko kung paano, kung aalis ba ako. Nag-alala rin po ako sa pamilya ko. Ayun, noon na tinutukan ako ng matalim. Kita niyo to, ito yung tinutok niya sa akin eh. Tinutok niya sa akin eh. Tinawagan po amo ko na umiiyak ako, ma'am. Help, ma'am. Ang ginawa ng amo ko, pinapapunta pa po ako sa market kasi iiwasan ko daw yung kapatid niya. Lagi lang sinasabi na uuwi yung amo kong lalaki. Hintay ka lang dyan. Yan siya! Lagi yan siya. Tapos nung una, nung nandito ako, nung una, tinutukan ako ng matalim. Tinutukan ako ng matalim na ano, pagsilyo. Tapos sinuntok niya ako ngayon din sa dipsip. Lagi kami magkasama noon kasi nga walang passport dito sa Hong Kong. So kami na nagsasama lagi. Mabait naman talaga ang bata sa akin. Yun nga, isabi ng anak ko, mama, huwag mo ilab yung bata, ma, ako lang yung ilab mo. Nag-aalaga ako sa ibang bata, pero anak ko hindi ko pinalaki. Na hindi ko kasama yung anak ko hanggang lumaki siya. Nung 3 years old na po siya, umuwi po ako. Hindi na po ako kilala. Inaaway niya po ako. Sakit po sa akin. Hindi niya ako kilala. Tapos sabi niya, sino daw ako? Ayaw niya akong yakapin. Mas bago ko siya pinanganak, iniwan ko na siya. Hindi niya yung makilala yung mama niya. Sabi ko, mama mo yan, anak.
mayroon mang picture ni Cherry. Ito yung mama mo, na sabi ko. Ang maintindihan niya, ma-realize niya kung bakit ako sumisikap para sa pamilya namin. Sinuntok nga po ako. Nandun po talaga yung alaga ko. Tatabi niya po. Tapos, nagsinungaling yung anak. Sabi ng amo ko na hindi naman daw ako sinaktan. Hindi siya kumampi sa akin. Parang na-brainwash na rin siya ng tito niya. Sabi ko, why you like? Umiyak siya nung nakita niya nag-iligit na ako. Sabi niya, sabi niya, auntie, you go home now. Nag-browse ako ng Facebook. I suddenly saw the life of Che crying. So, ano na ako? I get nervous. Sabi ko, Che, pakisagot ang call. Puntahan kita. Hindi na niya sinasagot. Pumunta ako sa live, tapos screenshot ko yung live niya na umiiyak. So I call the police. Sir, I'm on the bus. My friend is in Yunlong. You need to rescue her. Binigay ko yung address ng amo ko. Just the opposite, sabi ko. Yan yung bahay ni Che Guy. Ito, yan yung bahay ng amo niya. Hindi ako nagkamali sa sinabi sa mga polis na creepy. Palapit lang kanya. Ang swerte ko po sa mga kaibigan ko, tinuri po nila akong kapatid, hindi nila ako pinapabayaan. Dugong Pilipino tayo, may pagkakaisa. Kahit anumang problema, handa tayong tumulong, kahit walang maibalik na kapatid. Nirescue nila ako agad. Tinuruan naman ako ng pulis na mag-medical ka kaagad. Libre po yung medical. Tapos kulang po doon yung ebidensya ko po. Wala po daw magtuturo na sa nasinuntok ako. Pagpunta namin sa consulate ngayon, in-advise lang naman po ako kung nasa sa akin po daw na itutuloy ko ba yung kaso or hindi. Kasi kung itutuloy ko daw yung kaso, marami daw proseso. Tapos magastos daw pag may hearing araw-araw. Hindi po ako makakatrabaho, wala pong pera. Ngayon po, nakuha ko po yung sahod ko doon sa amo ko. Pero pinadalhan ko din yung mama ko ng pera. Sina po yung inisip ko, sir. Tumawag naman po ako. Umiyak yung anak ko, mama. Huwag ka umiyak. Kaya mo yan. Sabi naman ang anak ko. Mama, uwi ka na. Sarap patinggan kasi alam na niya yung buhay ko. Parang nalab. Nalab na rin niya ako. Ngayon, nandito po ako sa boarding house ng kaibigan ko. Kahit tsaka ka na magbayad pag may trabaho ka na. Kahit ano ang trabaho niya, walang license na ikaw ay pwedeng saktan. So merong obligasyon yung employer na masiguradong may protection, may security at may guarantee sa safety ng worker habang siya ay literally na doon sa workplace. So nandoon yung liability ng employer. Pwede mo pa rin sabihin doon sa recruitment agency mo na problematic talaga to. Talagang i-red flag niya. Yung mga employer po dyan, mahalin na lang nyo yung mga OFW na nagtrabaho sa inyo. Mahalin nyo pa lagi, huwag nyo saktan. Huwag kang mag-alala, anak, uuwi si mama dyan. Pag okay na ang sitwasyon ni mama dito,